namin, re-rest na lang ang gulang doon. Re-rest na lang. Hindi yung yun yung community doon. May nasendo, may napapatawa, may binubukbog, may mga aso. Maraming aso sa kanya, pero hindi ka matatakot dumaan. Pero yung susunod ng mga nakatambay, ng mga babae, mga chismosa, mas nakakatakot doon. Yung mga aso, alis pa yung pagbubunong ka eh. Pero mga chismosa, palapit ka pala. Kaya, oh, ben. Patay na. Pero hindi ka tataan doon. Hanggang sa, nag-estudyante ka, lumaki ako, public, tapos nakapag-abroad ng father ko, pinasok ko ng private, ako nagkasakit sa Saudi. Sino mga anak ng Saudi boys dito? Ako, masakit ang ano nila roon eh, yung panahon nila, no? Nagkasakit ang tayo ko, pag-uwi dito, high school ako, nasa private ako. Ako, anong gagawin natin yan, di ba? Nakatapos. So at the age of 15, 16, nag-working student na ako noon. Huwag nyo nalang tanungin kung ano kasi baka... Papayawa na tayo pare-pareho. Yeah. Joke lang yun. Eh, Diyos ko, walang tatanggap sa akin ang ganun. Mataba pa sa akin dun. Mataba pa sa akin dun. Kaya, kita mo na future mo. Yung mga ano, sino ang experience sa magtinda dito yung mga bibingka? Yung manilipis na bibingka, ini-try na kahoy. Eh, bibingka sa amin yun. Ang kalamay, may patong pa yun. Sa amin, bibingka tawag doon. Yung hiwa-hiwa, yung piso ni Sari. Mga ganun. Lahat na. Tapos pag summer, talagang ano, nagpapagila kami ng bisikleta. Lahat ng pagkakakitaan. Mga ganun. Tapos syempre, mga ninong at ninang, nandyan nakasuporta. Anong gusto ko yung parating? Hanggang nag-kolehiyo, working student na ako, kumasok ako ng Jollibee, kumasok ako ng McDonald's. Kaya hanggang sa makatapos ng kolehiyo, nakapag-abroad. Pero ang gusto kong appreciate mo doon, yung word acceptance eh. Kasi dumating yung time na invite ako. Nung ako ma-invite, ang galing yung speaker eh. Nag-throwback siya, hindi pa usin siya throwback noon, pero yung mga kwento niya, nakalipas. May naalala ko na yung nakaraan ko. Kasi ito na ang simple sabi ng speaker. Kung yung nakaraan mo hanggang ngayon nangyayari pa rin, delikado na. Hindi mo kailangan ng time machine, sabi mo. Isipin mo, nagpapabalik-balik ka sa panahon na hindi na babago buhay mo. Tama ko. Hindi na ba talaga ang sarili mo nga, no? Kasi pinagtaan ako na lahat. Elementary, hirap. High school, hirap. College, hirap. Nakapag-abroad, hirap. Pag-uwi ng Pilipinas, trabaho pa, hirap. Hirap, anong ibig sabihin ng hirap? Walang savings. Yung pag may tumataw kotse, maganda, wow, tulo-daway mo. Di ba? Yung mga ganong sitwasyon, pag may bago lumalabas na rilo, wala kang pambili. May bagong sapatos. Yan, sapatos! Diyos, mga lalaki, sino may ilan sapatos? Ito, trauma. Ha? Manager ako ng McDonald's. Punta ako ng SM, sale daw eh. Oh, ganda, may spotlight pa. Parang ganyan, no? Naka-display yung sapatos. May spotlight, no? Leather shoes. Sabi ko, maganda. Pag hawak ko pala, ako ito lang sales lady. Yes, sir, can I help you? Ako, patay kayo. Pagtingin mo sa presyo, 4,500. That was 1997, 98, mga ganyan. O, baka hindi pa kayo tao, di ba? 4,500. Sabi niyo, ano, grabe, almost 4,600. Sabi ko, ang ganda. No? Yes, sir, new arrival po yan. Gusto niyo pong itry, so much. Sabi ko, hindi, tinitignan ko lang muna. Sabi ko, siyempre, ayaw mo mapahiya. Nakakumbata ka pa, McDonald's ka, tama ba? Sabi ko, meron kayo nitong kulay dilaw? Eh, wala po, black lang po. O sige, next time na lang pag meron na, okay? Dumating ang late 90s hanggang ng 2000, gano'n pa din ang mundo ko. Survival period. Pag may sweldo, anong tawag sa kasama ng sweldo? Pay-slip. Di ba? Pay lang yun. I-slip. Dudulas lang yun eh. Kasi tinatrabaho mo, may naghihintay na bayarin. Tama ba? Ako sa early 2000, naghihintay sickly na yung mother ko. Pero nag-abroad ulit ako, nag-try ulit ako. First abroad ko, Saudi Arabia. I was 20 years old, 1993. Bakit hindi magtawag yun, di ba? Ang second abroad ko, 2000, Burger King naman sa Kuwait. Eh, sickly na yung mother ko. Hindi ko natapos yung contract, umuwi ako dito. Kasi, ano pa ako eh, menopausal baby na eh. So, ibig sabihin, ang mother ko, 40 na, nung pinanganak ako, kaya medyo yung gap namin,
Talagang ano, kaya pag late ka ng anak, ako, yan ang mangyayari. Kaya dapat mayabang ka eh, no? So, early 2000, nagiging sickly na. Tapos yung trabaho ko, ganyan lang. Eh, mother ko, yung teacher, nagtututong-tutong, minsan kumikita pa rin. Ang hirap ako. Kaya hindi ako makapag-asawa. Girlfriend, kaya hindi ako makapag-girlfriend eh. Ang hirap kaya, may tsura ka, tapos wala ka pera. Kung nakikita nyo ngayon, dalala lang ng edad ito. Kasi by February, 47 na ako, so malapit na. So 46 ngayon. Kayo mga lalaki, siguro, tatawa-tawa kayo, siguro doon nyo lang, pagdating nyo ng 46, ganito kayo maglapit. Pag-tsapwera na kayo. Grabe, eh, siyempre, sweldo ko, umuupa kami ng bahay, pagkain, pamasahe, damot pa ng mother ko, dalawa na lang kami. My father died when I was still in high school. I mean, second year college na. It was 1992, ako nung mamatay ang tatay ko. So, sabi ko, kung ako mag-girlfriend, gusto ko may pera. Kasi ako, wala nang pera, kukuha pa ng ang problema lang, sa girlfriend na may pera, abusado. Lagi na lang, every week, nagigising na lang ako. Nakaganyan ako na po. Wala akong magagawa. Siya ang nagdadala ng relasyon na ako. Ginusto mo yan. Pinadala ako doon sa mga kwarto na ako. Yung walang bintana. Gusto ko pag ako ng girlfriend, gusto ko may may pera. Eh, paano nga? Yung trabaho mo, swelduhin ka, operations ang tawag. Di ba? Wala naman, wala naman talaga malaking kitaan. Nagkaroon ako ng malaking break. Ang ganda ng break nung nasa SM na ako. Di ko, bata ulit. Sino nag-SM dito? Meron. DM11 ako. Ano yung sabihin ng DM11? Department Manager 11. Ano hawak? Menswear. Menswear yan. Department 11. Imagine? Ilan yung ano ko, ilan ang mga consignors ko. Basta, sa isang shift, hindi bumababa sa 50 ang kasama ko ng mga staff. Tapos meron akong dalawang supervisor. Ang trabaho ko lang, taga-oo. Di ba? Lalapit sa yung sales lady, sir, pwede ba mag-CR? Titignan ko muna yung pwesto niya kung full staff siya. Taga-oo lang ako kung pwede mag-CR. Tapos meron akong supervisor na silang bahala sa accounting and everything. Pero tinamaan ako ng tamad sa trabaho niya kasi parang walang growth. Sa akin ha, sa tingin ko parang walang growth. Kasi parang, kasi ang naging model ko doon, yung mga naging trainers ko. No offense man, pero yung mga trainers ko kasi sila yung nagkukwento. 25 years na rin sila, ganun pa din yung buhay nila. Kaya na ano ka agad ako, na-motivate ako mag-resign. Kasi isipin mo yung trainer ko, sabi ng trainer ko sa SM Akati. Kasi nahir ako para mag-copy ng Bikutan SM. Trainin ako sa Cubao, saka sa Makati. Ang trainer ko sa Makati, sabi sa akin, alam mo ba, June, kung ilang beses nang pinalitan niya ang tiles na yan. Sabi niya, kasi nung nagsimula ko SM Makati, nandito na ako, tingnan mo yung barang iswing ko. Sabi niya, ikaw nga mo, ganyan na natama ko. Yung talagang paghiniwa mo, tapos kukwento ka ka ng buhay, nangungupahan pa rin daw sa ganitong apartment, ganito, walang sasakyan. So, sabi ko, 25 years, hindi ganun din ako. Hindi mangyayari sa akin, tama ba? Pero medyo nabago ang ano, ang iyak ng hangin. September, nag-birthday si Tatang. Eh, may office, si Tatang po, si Mr. Henry C. May office sa Makati. Bigla akong pinatawag, plus 5 managers na hindi ko kilala. Iba-ibang area pala. Yun pala, alin kami, isa sa amin, candidate na hahawak ng MOBA. Under construction pa ang MOBA. Moral booster, sabi ko. Anong pumasok agad sa utak ko? Lord, nakiswendo mo nito. Tama ba? O, to cut the long story short, 1,000 lang tinaas. Yun yung naghihintay. Hindi naman ako natuloy kasi nga na-invite na ako sa Korea Living. Kaya yung pagka-invite sa akin, itong word na to, nagpo-connect ba tayo? Yes! Kaya yung pagka-invite sa akin, yung word na acceptance, tapos agad sa akin, yung sinabi ng speaker,
How? Bago tayo lumalim, kailangan accepted mo muna na kailangan mo to. Yung pwesto ko dyan, sa puso ko, sa isip ko, sa kaya ko yan. Tanggap ko yan, tanggap ko yan, tanggap ko yan. Diba? Kaya totoo yan, kailangan tanggapin mo muna. Tanggapin mo muna kung kailangan mo. You're asking us how? Paano sisimulan? Paano gagawin? Kung sasagutin kita ng pa-pilosopo, paano gawin ng negosyo? Ang unang sagot, magpa-member ka muna. Yun ang pilosopong sagot. Pero ito, seryosong sagot. Paano mo sisimulan? Tanggapin mo muna. Kasi, para hindi sayang ang oras mo. Naniniwala ka, importante oras? Yes! Lalo na pag kami edad ka na, napaka-importante ng oras. Pero huwag mo may menos kung bata ka. Kayo ang mas malaki ang sayang ng oras pag hindi nyo sineryoso to. Kayo. Kasi mga matatanda, marami ng pinagdaanan yan. Eh kayo, dadaanan nyo pa lang. Nagigits mo? Yes. Kaya dito, if you will ask us, paano sisimulan ng negosyo, sisimulan mo sa pagtanggap. Ngayon, hindi ko na pa isa-isa yung pagsalitay kayo dito, kung ano yung background nyo, baka bukas pa tayo matapos. Ikaw na nakakaalam yan. Tama ba? Yes. Kung paano mo tatanggapin na kailangan mo talaga to. Yung iba kasi ganito iniisip. Di ba ho kami magmumukhang pera pag tinanggap namin ang katotohanan? Eh, alisin mo na yung hindi ba kami magmumukhang pera? Nagtotoo naman yun. Na talaga magmumukha kang pera. Pero ito ang garanti. Kaya na tayo may mga trainings eh, para makorek ka. Tama ba? Kasi talagang pagdadaanan mo yun. Yung manginginig ka, aasamin mo, gusto mo maraming pera. Kaya nga marami din dito sa negosyo natin, naliligaw ng landas. Kasi nagkatamali ng intindi sa pera. Akala ang pera ang sagot na sa lahat ng pangangailangan mo. Hindi ho, isa lang yan sa mga sagot sa pangangailangan mo. Tama ba? Yes. Tignan mo yung katabi mo. Apply mo ba yan? Yes. Downline mo ba yan? Yes. Isa yan sa mga kailangan mo para maging successful dito. Hindi lang puro pera. Tignan mo, tignan mo ulit. Sabi mo, eh bakit ka namumutang? Kasama yun, kasama yun. Nakikits pa? Yes. Huwag kayong matakot na sabihin mo kang pera kasi makukorek mo naman yan eh. Kasi may mga tao na titignan ka talaga mukha kang pera kaya mo ginagawa ang networking. Kadalasan yung mga tao yun, sila yung mga hindi nakakaintindi nung ginagawa mo. Tama ba? Kaya ano dapat gawin? Pag hindi naman nila naintindihan, di huwag mong patulan. Tama ba? Ang delikado, member na, ganun pa ang salita sa'yo. Mukha kang pera. Member yun. Magtanong pa member, ako din, mukha pera. Dapat ganun. Dapat ganun. Hindi yung mukha kang pera. Mali na nga agad. Kaya may mga trainings tayo. Sa mga ibang topics natin pag-uusapan. Tama ba? Malinawa? Yes. Acceptance, gano'ng kalalim? Gano'ng kalalim? Para ma-identify mo yung tinatawag na why. So magkaiba yung how, magkaiba yung why. Kasi pag tinanggap mo na kailangan mo network marketing, precisely nga yung mortgage sa ganda ng compensation plan. Kung talagang mapag-aaralan mo at makikita mo ang compensation plan, alam na alam mo kung ano mararating mo dito eh. Tama ba? Kasi ito, ang acceptance ang magde-determine ng why mo. Ano ibig sabihin ng why? Kung bakit mo gagawin. Kasi nasagot na eh, kailangan ba? Pero bakit mo gagawin? Dito magde-determinan. Ito magpapalalim yung acceptance. Kasi meron dito, ginagawa lang ang negosyo para saan? Sa survival. Sino rito 2 months old? 3 months old? Na member? O 6 months below? Never mind. Yan. May mga 1 year na, 2 years, tama ba? Tingnan mo to. Meron kasing nagsimula, malalim yung pagtanggap. Kaya ang way niya, hindi lang survival. Ano? Ito na. Yung tinatawag na needs and wants. Pag sinabi kasi survival, simple lang yan. Makabayad lang ng bills. May pambili lang ng pagkain. Sino yung mga yan? Yung mga tipong pag kumita ng 1,000 isang linggo, 2,000, 5,000, pwede na. Nandito ka sa survival series. Tingnan mo yung katabi mo, baka guilty yan. Diba? Meron ba rito na ang pangarap eh, 5,000 a week lang? Maaaring hindi sinasabi, meron karamihan, ganun lang ang kilos. Guilty or guilty or ano? Marami dyan. Ngayon, pag ganun ka lang, nasa survival lang, ang acceptance mo.
Oo, tatanggapin mo yan, kailangan mo talaga yan. Pero nasa utak mo lang, pareho lang nung nakalipas mo. Magkaroon lang ng pambayad ng kuryente, ng tubig, may pagkain, okay na. Nakalimutan, yung deepest why, yung needs and wants. Ano ba yung mga needs? Ano ba yung mga needs? And wants. Pinag-isa ko na yan kasi pag networker ka, nagkakaisa na yan eh. No offense man, pag empleyado ka, malaki pinagkaiba ng needs and wants. Tingnan mo ha. Pag empleyado, 20 mil buwan-buwan. Kotse, need or want? Wants. Wants. Tama ba? Negosyante, 100,000 per month, 200,000. Kotse, need or want? Need. Need yun. Nakita mo yung pagkakaiba. Oh, ngayon, ikaw nandito ka. Tingnan mo, sa survival, makabayad lang ng kuryente, masaya na eh. May acceptance, pero ang babaw nung why. Ito, hindi na kami ang mag-determine yan sa iyo. Pinamumukha ko lang na dalawa dagi ang facing yan. Merong survival na, merong needs and wants yung why mo. Eh yung iba, huwag ka magtaka. Bakit 6 months na ang lead ng cheque ko? Eh kasi yun lang ang tinatarget mo. Survival ka na. Are you getting me? Eh bakit yung iba, 2 months pa lang, ilang beses na nag-just for you? Nakapagbakasyon na nga agad. Bakit? Kasi mas malalim yung kanyang why. Hindi lang basta bills ang mabayaran. Malamang ang gusto mabayaran mo, yung sinanglang lupa. O kaya nangangarap magkaroon ng bayad lupa. Sino pangarap dito, house and lot? Ako dyan ako particular eh. Kasi nung ako nag-networking, oo, baliw ako sa kotse. Pero buang na buang ako sa sariling bayad at lupa. Kasi lumaki ako sa bahay na hindi sa amin. Lumaki ko yung namumupahan eh. Na-experience yun, dali akong Saudi Arabia, dali kong pera eh. To 1996, pag-uwi ko. Eh, siyempre, totoo na nito, dumating ako. Makapagala ko lang dyan, kainan kami. Ano ba, yun ang unang first news. Ayun, una na, first time. Yun ang unang first news na binulong sa kanyang nanay ko. Sabi niya, nak, hanggang ano na lang tayo, ganitong month. Ha, bakit? Kasi kukunin na nung may-ari ito, ganun papagawa. Na ano yung, ano ko, yung mundo ko eh. Sabi ko nga, may ganun palang sitwasyon, ba't di mo sinabi sa akin, sana nakapag-renew ako ng kontrata. Iyaba ko kanyang sa boss ko, sabi ko, I will not renew. May pag-ganun-ganun pa. Had I known na ganun yung sitwasyon, na pinapalis na pala kami. Kasi, uso yun eh, noon, ewan ko kung ngayon lang, iyayari pa ba, inyo lang yung bahay, pero yung lupa hindi sa inyo. Yung lupa lang ang inuupahan mo kasi kayo lang pagkuhan ng bahay, parang rights. Sa ganun-ganun ako lugar lumaki. Sabi ko kung nabanggit mo nga, magre-renew ako para makapag-tipon ba. Pero siyempre, lahat nga yan eh, purpose eh. Tama ba? Pero yun ako na, ano ko na, nasiraan ako ng loob. Sabi ko, ganun lang itong gamit. Yung pera pa lang pang-uwi ko, mauwi lang sa palipat-lipat ng bahay. Kaya, maintindihan mo ako, yung acceptance ko, yung way ko, malalim agad eh. Wala ako dito sa level na to. Nandito agad ako sa level ng needs and wants. Yung kagad ang nasa utak ko, lahat ng training na inatinan ko, sabit na sabit ako pag ang topic, yung speaker, nagkaroon ng sariling bahay at lupa. Kasi mo na ang sign na nangyari sa kanya, pwedeng mangyari sa akin. Tama ba? Kaya meron pag may nakakausap ako, minsan naiinis eh, may bahay lupa ka na. Yun ang akala na nakaasar ako. Pero hindi, may pagkaganda ng kotse, walang bayad lupa, maraming ganun eh. Ito rin kasi kanya-kanyang choices yan. Pero ako, ang trigger point ko, yung why ko talaga, magkaroon ng sariling bayad lupa. Sabi ko, tumatanda ang nanay ko, gusto ko, nasa sariling bahay namin. Naku, yung mga ganun, kuryente, problema sa kuryente, naku, isa pa. Kung ang tatay mo magaling magbaligtad, ang tatay ko magaling magpatigil. Pinsan yata ni Ibulo yun eh. Stop! Alam nyo kung paano nasa... Grabe, 2 years kami nang pakinabangan yung talent ng tatay ko ngayon. Nagtataka rin ako eh, binabayaran namin. Kasi isang 2 years na, dumating ang taga-Merardo. Nag-assess talaga eh. Sa pinto lang naman namin. Ano ba naman ang bahay nyo? Ilan yung ano eh? Kung yung mga appliances, ba't ang binabayaran namin, napakamura? Naku, na-discover nila oh. Nung binuksan yung ano, yung metro,
ko, puro langgam. Puro langgam sa loob. Yun ang talent ng tatay ko sa ringgit na naglulusaw ng honey. Saka ng asukan, oh, ni-inject sa loob ng ano, ng metro. Kaya lagi may langgam. Yung ikot, pigil na pigil na pigil. Diba, may color TV pa. Yung ano, Sony Trinitron, 21 system. Diba? Ano na no, tapos meron pang Betamax. May VHS. May stereo pa tatay ko, grabe. Kung makapag-Christmas light pa kami. Tapos ang binabera, related yung pala, ang daming langgam sa loob. Ayan. Sabi niya, anak, ganito yan. Lalan niya mo ng asukan sa loob. Inuro pa ako ng krimen eh. Yung mga nakaya ang buhay ko malalim. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng sariling bahay. Naging bukang bibig ko lalo yan noong mga early 90s eh. May napuntahan akong bahay kasi in-invite kami sa Tarlac sa Hacienda Luisita, yung isang senior sa choir namin, engineer siya ng mga sa karera eh. So in-invite kami doon. Nagulat ako, sabi ng guard, engineer, nandito na po yung mga bisita niyo. O sige, pakisabi mga 15 minutes, nandiyan ako. Sabi, layo naman ang bahay mo. Bago makapunta sa main gate, 15 minutes. Sabi, totoo pala. Kasi nga, malaking na yun eh. Hacienda kasi yun. So 15 minutes bago makarating sa loob ng mga housing ng mga engineer. Naging biro ko na yun. Hanggang sa nakaedad ako, sabi ko, pag ako nagkaroon ng bahay, gusto ko ganyan din. Pero hindi naman mga 15 minutes, kahit mga 2 minutes lang. Sabi ko, from the gate, papunta sa bahay. Ano yung sabi doon? Malaking property, tama ba? Yes. O natupad naman, kaya lang sa subdivision. O pagpasok ko ng subdivision, 3 minutes na bago makarating sa amin. Pero hindi akin yung bumi, pero natupad, di ba? O, from the gate, papunta sa bahay namin, 3 minutes. Inuorasan ko yun eh. O anong point? Dumating din ang araw, nagkaroon ako ng sariling bahay at lupa. And to mind you, because of network marketing, bumili ako ng bahay. Hindi ako nagpagawa. Wala akong time magpagawa. Tsaka pag nagpagawa ako, matipid yun. Kailangan bumili ka cash, mga ganyan. Yabang na lang po yan. Pero yung sabihin, dahil sa network marketing, I was able to buy cash. Ang bahay ha. Ano pa? Sino na ba yan? Nakabuhay ng testimonial. Nung mga nagsisimula kami, nakabas kami. Diba? Nakamotor pa ako. Lahat na. Lahat ng pwede sakyan. Pagpupunta ng ano, mga tawid-dagat, mga nakabarge. Ang tatlo, Roro. Ang lahat dyan, experience namin lahat dyan. Sa pagsisimula. Kaya nga, pagka ikaw malalim ang dahilan mo dito, naku, walang, sabi nga niya kanina, di ba? Wala nang tanong-tanong, lusog kong lusog. Kaya dito, sa first part na pinag-usapan natin, hindi pwede hindi ka dumaan dito. Hindi po pwede. I suggest magkaroon kayo ng pag nag-uusap-usap kayo, hinting ninyo, itong laliman nyo. Kailangan ilabas niya yan eh. Kami, dinadala pa kami ng apply namin, no? Sa mataas na lugar. Nag-chempo, nasa Baguio kami. Dinala pa kami sa mataas na lugar, bundok talaga, tapos pasisigawin ka. Pasisigawin ka, pero ang unang pinasisigaw sa amin. Kailangan kita, forever, yung kasi forever living. Kailangan kita, forever living, ganun talaga. Okay, ano sisigaw mo? Kailangan kita, worldwide, ganun. Mahirap ako, sawan-sawa na ako sa hirap, ganun yung pinasisigaw. Yayaman, tapos tatapusin mo ng 10 beses, yayaman ako, bibirang ka, pag sumablay ka, papatukan ka. Bawa na kang eh. Saan mo yun? Pasisigawin kami, yayaman ako. Talagang, on top of you, ano talaga, voice talaga. Nasa mataas na lugar kami sa Baguio. Siguro mga 6 kami nun, dumini-mentoran talaga. Nung mga nakakatatlo na yung sumisigaw, isa na ako nun, pangalawa ako eh. May sumigaw sa baba, oh, mga tarantado na lang. Ayun na pala mga bahay doon sa... Eh, madilim, hindi namin nakikita. Lipat kami na iba, mas mataas pa. Pag mas mataas pala, mas malamig, mas mahirap sumigaw. Yung pala yung purpose ng apply namin, pahirapan ka talaga. Pero talagang para, ilabas. Kasi ganito yan. Sabi nga nila, dapat maganda ang relationship, professional relationship ng upline to downline. Diba? Downlines to upline. Dapat dito magkaintindihan na kayo. Gaano mo tinatanggap? Ako lumalabas sa bibig ko kasi 3 months na tinanong ako eh. Tapos bang kailangan mo itong ginagawa natin? Sabi ko, apply. Nanginginig pa ang tuhod ko.
tiklog tuhod, sabi ko. Talagang kailangan mo itong networking. Sa mga pinagdaanan ko, punta ko. Karami naman ang problema sa pera. Yung pag-ibig nga medyo secondary kasi walang pera. Yung sakit ng nanay ko, medyo yun. Pag wala kang pera. Ayun, tanggap na tanggap ko. Yung sino nayayaman ako. Ang dami na i-imagine ko. Yung bahay lupa, kotse, savings, travel abroad, lahat na. Kailan sisigaw mo? Kasi doon lalalim. Marami na lang tanong sa'yo, ano dahilan mo? Against mo? Marami na lang tanong sa'yo, ano dahilan mo? Ba't nahihirapan ka sagutin? Malamang di ka tumaan ng tama rito. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Tanungin mo, kailan ka huling nagpunta ng office? Kasi dyan mag-determine eh. Mag-determine mo to eh. Bago tayo pumunta rito, dito talaga, ito talaga importante. Kasi itong may madali, madali lang ito. Magsinungaling eh. At nung ginagawa yan, gusto ko madali, gusto ko yung maman. Pero ito, gaano kalalim yung pagtanggap mo? Nasa ang level ka? Nasa survival ba? O needs and wants ang kailangan mo? Generic na yan. May anak ka. May mga pangangailangan ng anak mo. Saan papasok? Survival o needs and wants? Needs and wants. May magulang ka? Buhay ba? Saan papasok? Survival o needs and wants? Needs and wants. Kaya malalim ang buhay mo. Tsaka huwag mong pilitin na isa lang ang buhay mo. Huwag mong pilitin isa lang. Marami talaga yan. Marami kang dahilan. Hindi mo pwede motivated ka lang ng isang factor. Hindi pwede. Kailangan maraming factor ang mag-motivate sa'yo. Kasi, at the end of the day, dapat ang tumatakbo sa isip mo, worth it ba yung ginagawa mo? Eh kung sa isang bagay lang yan, madaling mawala yan. Kailangan marami. Hindi man ina-ask sa'yo, hindi man hinahanap sa'yo, hindi man tinatanong sa'yo, dapat nararamdaman mo yung sense of responsibility. Lalo na kung buhay pa mga magulang mo, malakas ka pa, binatagdalaga ka, buhay ang magulang, wala ka pang anak. Naka-focus tayo sa magulang. O, kung may asawa ka na ka pa, lalo na. Sabagay, pag asawa mo, kinakalimutan mo naman yan. Yung anak talaga. Huwag na kayong plastic. Yung mga may boyfriend, girlfriend ngayon, ay, ako maniwala kayo. Ngayon, wala pa kayong anak. Grabe, yakap sa inyo, di ba? Sweet ang mga. Pag nagkaanak na kayo, ay, tsapwera ka dyan. Okay mga lalagers, ganun din kami mga lalaki. Biro lang, biro lang. Pero may natotohanan ng konti. Sige, nederecho yun ko na kayo, mga babae, may anak, kasa naman. Sino mas importante? Yung pata yung mga, tama di ba? Pero wala na yan eh, walang plastikan talaga yan, mas importante na anak, tama ba? O alisin mo, dito mo talaga naging tatay sa survival. Sa Nigel, watch. Pag may anak ka na, iba ka na mag-isip. Advance, tama ba? Future. Napoko-compute ka na. Ilang taong kaya ko pag-grade ano to? Ilang taong kaya ko pag-graduate ito? Tama ba? Kaya ko pa kaya magtrabaho. Kaya lang ito, magandang preparasyon. Dito mo ilagay. Gawin mong why yung anak mo. Yung tipong pag-graduate na, malakas ka pa. Dahil hindi mo problema pag-aaral kasi marami kang pera. Yes. Hindi yung nag-graduate na lang, nangungutang ka pa. Ano sasabihin mo kung bihira? Katagal mo namang gumagawin. Pag mayaman ka, nagpaulit. Balibang bentong yung anak mo. Okay na. Marami kang pera eh. Pagkula ng pera mo, ano sasasabihin mo? Ano ha? Mapaskodak ka naman. Hindi mo lang eh, bobo. Di ba ang sana mo, anak mo eh. Anak mo, matalino. Skodak ka naman. Di ba? Huwag yan ba? Susay ko nagmana sa'yo. Maliwanag tayo dito. Yes. Maliwanag tayo dito. Yes. So nagsisimula ang how for you to accept muna. Acceptance nagsisimula and then determine kung survival ang kailangan mo o needs and wants. Needs and wants, eto na. Pag gusto mo na magandang kotse, dito yun. Pag gusto mo na magandang bahay lupa, dito yun. Gusto mo saving sa ng millions, dito yun. Gusto mo travel abroad, dito yun. Gusto mo ma-recognize na isang mentor talaga, dito lahat yun. Dito pumapasok yun. Ngayon kung ikaw, once a month lang nagpapakita, basic na basic dito ka, survival. Now, ano ang element, part ng how, para makumpleto ang needs and wants mo? Ganito, anong tawag sa'yo? Pagkasali mo rito, anong tawag sa'yo? Spender.
Nga. Huwag kang pinopromote ang sarili mo kasi. Ang distributor ko kasi nagbebenta eh. Eh marami dito hindi nagbebenta. Huwag niyo kung ini-offer yan. Totoo, totoo. Paano ka naging distributor kung hindi ka nagbebenta? Yun ang point ko. Pag sali mo rito, ang tawag sa'yo, member. Totoo, totoo. Kaya na magsisimula ang pagiging distributor mo. Pag nagbebenta ka na. Pero may mga dapat may mauna. Ganito yan. Gusto mong maging successful talaga? Yes. Eh, pipito lang yung sumagot. Pagpapakas na. Alam mo yung huling nagbukas niyan? Yung huling nagbukas? Tuli na. Yung bata nito, ilang taon to? 15, takas siya. Sa Pasig. Tama? Itinuro lang ako dyan. Marami rin ang huli. Eh, joke lang. Mabay ito, 15 lang, grabe yun. Naalala mo ba nung 15 dahil, no? Mataba pa sa'yo ito. O, di eh. Pag ko'y biro lang ha. Pag pumasok ka, sumali ka rito, dapat ang target mo, hindi lang tawaging member. Bukas na kaya ito, tinatabad na ako eh. Kasi mapasara siya. Bukas na kaya natin ito, no? Dapat nagabi pa lang ako eh. Ngayon ba? Ngayon na? Yes! Kasi ngayon yung point siya nabi ko. Dapat, hindi ko lang tawag yung member sa'yo. Hindi ko lang gigil, dapat naabang eh. Na forever na tawagin member lang. Or distributor. Or negosyante. Mga ganyan. Ano pa ba yung mga tawag sa inyo? Ito dapat ang target mo. Tawagin lang networker. Bakit? Ano may negosyo natin? Oh, alam mga tawagin na rin itong ano, pusher. Tawagin kang adik. Siyempre, dapat yun ang makompleto sa'yo. Kasi kahit anong personal knowledge, kahit anong training mo sa downlines mo, pag hindi ka kompletong networker, hindi ka kapanipaniwala. Member ka lang. O, distributor lang. Paano nga yun? Paano, walang ano eh. Wala kang ipinapamana eh. Walang dating, walang epekto. Kaya kailangan makompleto ka sa kilos, sa salita, sa pag-iisip, na networker talaga. Maraming element yun. Masasagasaan naman natin sa pag-usap. Ito ang tanong. Madali bang maging networker? O, yung iba hindi daw. Kasi nga hindi nyo naman alam. Para sa akin, madali lang po. Pag gusto mong tawagin kang networker, yun ang pinakamadali mong ma-achieve dito. Mahirap pa magsapay. O, kita mo na. O, yung dali pala. Mas madali maging networker. At para maging sapay ka, dapat networker ka muna. Kaya yung iba pinipilit mag-sapay, hindi naman networker. Pangamoy. Ilan mo na yung next level? Ruby? Hindi ka abot doon pag di ka networker. O bakit ang bakit? O paano ba maging networker? Ready ka na? Yes! Paano ka bukas? Ito. Bitin na, bitin. Maikli-maikli lang to. At ito, matagal ko na tinuturo ito. Ewan ko ba yung iba talaga makakalimutin lang. Paulit-ulit tayo dito. Number one, para maging kompleto ang networker, takbo lang ang dapat mong ginagawa religiously. Maging user. Maging pusher. At maging recruiter. Juggler. Siya na hindi quit. Kasi pag Q, requit, di ba? Pag ito ginawa, ba't may number? Ano ibig sabihin? Pagka, sunod, sunod. Sequence. Hindi po pwedeng pag-join mo, ito ka lang. Hindi ka ho networker nun. Recruiter ka nun. Ay, malakas ako magbenta. Ayun, distributor ka. Di ba? Eh, ito po, addict ako, user. Eh, di user. Pero hindi ka networker. Kasi makukompleto
yung kung ikaw yung creator, isipin mo yung creator, gagawa ako ng matinding leader, yung talagang demonyo mode. At hindi ka katulad, makakausap nito, Joy, talaga. Sige, paano mo gagawin? Sasabihin mo ba, recruiter lang? Hindi, dito ko magsisimula. Itong leader na to ay magiging user at addict mode talaga. Pag sinaksak mo, berte lumalabas. Ano gabi mo? Itong leader na to, magaling magbenta. At talagang demonyo mag-recruit. Yun, networker ka. Tingnan mo to. Pagtitrain ka ng tao. Alam mo ba yun? Actually, na-advance na din. Pero partly, dapat trainer ka. Tama? Ano yung titrain mo? Siyempre, yung kabisado mong ginagawa. Tama ba? E paano ang kabisado mo lang ay mag-recruit? Yung rinirecruit nyo, tinanong, ano lasa ng asay beri? Yung rinirecruit nyo, tinanong, saan gawa ang barley? Anong lasa? Pwede bang may naman 3 years old? Eh, hindi kayo user. Hindi ka rin po, sir. Nandito mo na, hindi kayo user. Ano yung sasagot mo? Masarap po. Lalo na pag may yelo. Ginagawa ko ang pulburo niyo eh. Ano na wala sa'yo? Ano na wala sa'yo? Yes, sir. Hindi, may unang nawala sa'yo. Reputation mo. Nawala ka agad ang ano mo, ang moral authority mo. Naglalakas na lang mag-recruit, di kayo, sir. O ito, malupit. Ano madalas sinasabi ng downline? Pag may meeting, tinext mo, after 2 days sumagot, ano sinasabi? Pasensya na, Ablan, wala akong load eh. Busy. May meeting tayo, hindi ako makapunta, walang pamasahe. Bakit? Walang pera kasi hindi nagbebenta. O, paano mo sasabihin na networker ka? Wala kang benta, wala kang extra money. Akala kasi, ang kitaan dito lang. Oo, may kita yan, pero may kita rin to, may kita rin yan. May sabi ng tanong sa akin, how to keep ba? Ano ibig sabihin na how to keep ang tao para mag-stay ng matagal sa'yo? Mag-stay ng matagal sa kumpanya. Tama ba? Basic na tanong yun. Basic lang ang sagot doon, pakitain mo. Kailang maramdaman niya yung victory, nakakahawak ng pera. May pera po ito, may pera din ito. Kasi kung dito ka lang nakafocus, buong grupo mo, puro recruit lang, eh magtayo na lang kayo ng agency, magkadala kayo ng taxi sa Japan. Recruit, may kukontra dyan. Sir, kaya kami dumami kasi lahat kami nag-concentrate sa recruit. Hindi ko kine-question yun. Marami namang ganun. Pero ang tanong, gano'n din kabilis mawala ang tao nyo? Kasi nga, walang panload, walang pamasahe. Walang victory na nararamdaman. Di ba ang sarap nung ganito, networker ka? Umaga pa lang, post ka na agad sa FB, linalaklak mo sabay-sabay. Slow motion pa yun. Diba? So may sabi mo yun, nakalaklak. May authority ka agad. May authority ka agad, magbenta kasi user ka. Nagbenta ka ngayon, nakabenta ka ng 3 box ng kape, magkano kinita mo? Come on, hindi nyo alam kasi hindi kayo nagbibenta. 750 sa 3 box. Yes. O, may 750 ka. Nag-invite ka ngayon. Ano unang tanong nito? Kumikita ka na ba dyan? Kaya nga kita sa Starbucks minute eh. Para makapag-coffee tayo kasi may bumili ng 3 box sa akin kanina. May authority ka magkwento. O, alisin mo itong dalawa. Dito ka mag-start. Ano unang tanong sa'yo? Kumita ka na ba dyan? Ano sabot mo? Pagsali mo. Wala kang authority. Hindi ka, wala kang karapatan. Yan, yan yung pinakamagandang salita. Wala kang karapatan mag-yakap ng tao. Yakap ang lalim ng Tagalog. Ang lalim ng Tagalog. Wala kang karapatan mag-invite. Kung hindi mo naman ginagawa, yun dapat gawin bilang isang network marketer. Ngayon, sasabihin, I don't mind, hindi na ako tawagin network marketer, dito na lang ako. Well, decision mo yun. Tama ba? Decision mo yun. Pero, napakahirap po na ang buong grupo mo naman ay puro user lang. Tama ba? Ang hirap naman, puro lahat lang ng grupo mo ay puro pusher lang.
ang hirap lang kung puro recruiter. Kaya dapat balance yan. Kung hindi man balance, mahirap lang talaga i-balance. Yung pag gumawa ka ng organization mo, may mga porsyento, actively ang tatlo nangyayari. Sa'yo at sa grupo mo. Gets? Yes. Pag ito na kompleto mo, na master mo, ginagawa mo, may authority ka dyan, tawag sa'yo, networker. Mentor nga ang tawagan dito, tama? Mentor, ibig sabihin, teacher. So dapat, may alam ko sa tatlo. Tanungin ka sa Prada, teka, tanong natin sa office. Sino gusto rito? Ang left niya, 50 na tao active lahat. Sa right niya, 50 na tao active lahat. Yes. Oh, sarap, gusto mo lang, di ba? Pero yung dapat mong gawin, ayaw mo. May kanta, di ba? Be very careful to what you ask for. Kasi baka ibigay sa'yo. Imagine mo, 50 tao lang na sa kaliwa. Sa kanan, may 50 atin. Active lahat, araw-araw. Araw-araw may natatanggap kang message, puro tanong, tungkol sa product, tungkol sa marketing plan, lahat, tinanong na. O, ano sasagot mo? Hindi ka handa, hindi mo nga ginagawa. O, di ba, send to all, who you? Baka naipas lang yung araw mo na yun. Napaka-problematic mo. Nagigets mo? Yes. Now, ano ang benefit pagka ikaw kompletong networker? Authority ka. Mas masarap tawagin mentor kasi may katotohanan. Magpukwento ka, oh. Di ba? I'm using products, ganito, araw-araw, ito yung ninong ko, ganyan. Nakikinig sa'yo, nagyayahin ka nun. Pag ginaya ka nun, tapos kumwento ka, nagbenta ko, weekly, may dinideliver ako mga boxes, ganito, ganyan, nakikita nyo nun, pinapost ko. Nagyayahin ka nun. Diba? Hanggang sa pag nag-recruit ka, nagyayahin ka na. Yun ang kompletong leverage talaga. Yun ang competing duplication. Eh, tandaan nyo, huwag na huwag lalabas sa bibig mo yung copy-copy business lang to kung wala namang kukopyahin sa'yo. Tama. Di ba? Ngayon ang tanong, yan ba sikreto ng negosyo? Kopya-kopya lang. Yung tanong ngayon, makakabang sa'yo, anong kukopyahin namin siya offline? Okay, guys? Para maging kompletong networker ka, Diyos ko naman. Ito na nga, di ba? Acceptance na nga eh. May trabaho ka, ayaw mo na. Tama ba? Ayaw mo na sa trabaho mo. Gusto mo na mag-change ng career. Yes. O di maging networker ka kompleto. Kasi pag lumalim ka as a networker, mas masarap nang iwan yung nakaraan mo. Kasi hanggat hindi ka kompletong networker, ito, tandaan nyo to. Tagaan nyo sa balun-balunan nyo to. hindi mo maiiwan ang nakaraan mo pag hindi ka kompletong networker. Sorry sa mga nagpa-part-time, kayo yun. Yung hindi kaya mag-full-time sa networker, kasi nga na, kayo yun. May masama ba doon? Hindi ako ang magsasabi doon kung may masama doon o hindi. Pero kayo makakapagsabi. Kasi tingnan mo, part-time ka. Pag nakakita ka ng Ferrari dyan, gustong-gusto mo, huwag mong lukuhin sarili mo. Gusto mo pa ba, bulungan kita, nakikita kita, tinitingnan mo. Tapos nakikiganyan ka, kakaroon ako niya. Tapos alam ko, part-time lang, talalapitan kita, ulul. Pero napakasarap sana dumating isang araw, may mag-prove sa akin, mali ako, part-time, tapos nagka-Ferrari. Gusto ko yun, gusto ko yun. Kasi ang sinasabi ko, experience eh. Inababago naman ang panahon eh, tama ba? Mali mo, may mag-part-time tanda, magka-Ferrari. Subukan mo. Tama ba? Bakit? Kasi ako naniniwala sa karma. Naniniwala ako sa karma eh. What you give, you get. Yung bang mga nakapirani na part-time, ano binibigyan nila? Kaya buhay na mga yan. Punta sa lugar na ganito, punta sa ganyan. Talk dito, service dito, salita doon. O part-time ba yan? Kaya deserve nila yun. Ikaw part-time ka, e-text ka daw lang mo, nandito kami sa office, o sino na bahala dyan, process mo na. Part-time ka. So may expect up, pero saan, pakita nyo. So part-time, ano dapat? Malarap? Full-time. Ngayon, sabi nyo iba,
sir, ang sakit mo magsalita. Part-time lang ako, ilang kayang gawin. Hindi kita inaawin. Pinare-realize ko lang sa'yo, bakit? Kung may part-time ngayon dito, hindi kita inaawin. Ito lang ang tanong ko, silently, sagutin ko na lang. Anong gusto mo mga daulan? Part-time din? Yan. Tama eh. Tama eh. Tapos na usapan. Tapos na usapan. Tama ba? Yes!